Good afternoon, everyone. So today, we are going to do cleansing bedbath. So what is cleansing bedbath? So cleansing bedbath is an act of washing the body with soap and water while the client is on bed. So the purposes of this one is first, to remove the transient microorganisms, body secretions and excretions, and dead skin cells. Two is to stimulate circulations to the skin. Three is to promote a sense of well-being. Four is to produce relaxation and comfort. And the last one is to prevent and eliminate unpleasant body odors. So, before we proceed to our procedures, we need to follow the checklist, of course. We need to follow the checklist of the cleansing bed bath. So first, we need to do washing of our hands, or we need to wash our hands. Okay, so, and then the next step is to, we need to gather all the equipment. So we have here one big top sheet, two bath towels. We also have here two washclothes, patient's deodorant, nail cutter. We also have two basins, since dili ta magilis-ilis og tubig. We also have two waste receptacle. So kanina usa is para ni siya sa mga nail polish, and the other one is kato ni siyang mga gipanggamit nato, dili nato ipangbutang tong ato ang mga gipanggamit sa atong pasyente. And then we also have gloves, tissue. We also have a patient soap and alcohol, and of course the two pitcher. The other one is warm, which is 43 to 44 degrees Celsius, and the other one is cold. So we have also a bedpan. And then, the next step is we need to explain the procedure to our patient. So, may buntag, ma'am. Unsa ganito itong ngalan? Samantha Faye. Okay, so ako di ay si Giselle Bulpatuting, and ako ay mong nursing assistant karon. So, karon, maghimo ta og cleansing bed bath. So, unsa man na siya? It is the an act of washing the body with soap and water while a patient is in bed. So the next step is we need to provide privacy, screen the patient, close windows and doors. So since close naman ang ato ang doors, so wala natin laing na i-close except sa windows to provide privacy sa ato ang pasyente. So ato ni siyang i-close. And then the next step is to let patient avoid. So atong pangutana ng atong patient kung kaihiun ba siya or ganan ba siya mo gamit sa toilet. So, ma'am, kaihiun ka, ma'am? Ma'am. Okay, so kung magbuhat na tao cleansing bed bath, kaihiun ka, ayaw rag kaulaw o pangutana na ako or sunti na ako, kay naapoy, naatay bed bandiri, which is magamit ni mo kung kaihiun ka since babae man ka. But, if our patient is a boy, so ang atong i-offer niya is ang urinal. So, the next one is we need to place bed in flat position. So, ato ang tarungon ang bed na gigdaan sa ato ang pasyente in a flat position. So, tarungon mo na. Sa atong tarungon. Okay, comfortable na lang, ma'am? Okay. So, the next step is we need to move patient to one side of the bed position, patient to the side nearest to you. So, ato ang ipaduol, dilita meter, adjust ang bed sa ato ang patient, nga duol na to, para dilita maglisod o paghimo o cleansing bed pa. So, okay na ba, ma'am? Ako i-install kamay imong bed? Okay.
So ani nga part, ato ang pangutan-on ang ato ang pasyente kung nakapanot brush na ba siya or wala. Kay if wala, ato siyang assistant og toothbrush or paghipyo sa iyang mga sa mouth. So, ma'am, nakapanot brush na, na ba kagali ng buntag after mo kaon? Okay, so if wala pa kakapanot brush, wala'y problema kay willing na niya mo assist nimo. So, mo na to na humanaw panot brush ang atong patient, so clean na iyahang mouth. So the next step is we need to arrange top covering, cover up to shoulder level with top sheet or bath blanket. So instead of bath blanket, since amo tay top sheet, so ato ani siya nga gamiton. We have here the top sheet. Dapat i-label siya. And then, next one is obtain lukewarm water. So, mo-proceed na ta sa ato ang cleansing bed bath. So, magbutang na ta og lukewarm water gamit ang atong basin, of course. Gamitin din nato ang atong basin para pagbutang sa lukewarm water. So, mauni siya ang atong lukewarm water, which is 43 to 44 degrees Celsius. So, atang ibutang diri. Okay. And then, make a bath mitt with washcloth. So, magkuha ta o usa ka washcloth. Dayon. Ato asyang himon og bath mitt. So, unsaon man pagama og bath mitt. So, first is ato sa na siyang bason. Og lukewarm water. And then, mutao bath mitt. So, after that one, we need to spread towel under patient's head and wash the client's eyes with water only and dry them well. So, use a separate corner of the washcloth for the eyes of a patient. So, ato ani siyang ipaduol para dili ta magdusod o pag-wash sa patient's eyes or client's head. Then, we also need to put a towel para pag-uga or pag-dry sa ato ang nabasa na part sa ato ang client. So, ma'am, mo akong trapuan ang imong kuan ha. Okay. Okay, so after that one, mukuha ta og soap, which is the patient soap. So we have here the soap. Ibutang siya sa lining. Tang nato dire. So, since ato naman siya nagamit, siyang magwasan, labagan nato. Then, butangan nato siya og sabon. Okay. Then, dili dapat malimot sa pagbuhat o bath mitt pa, sa pagbuhat, pag-wash sa kuan or rinse. Okay, so, nanali siya sabon. So, after that, mag-rinse na ta. So, ato ang siyang tarungon kay sis mag-rinse naman ta. So, hindi dapat malimot o pagbuhat o bath mitt. Okay. Okay. So, mag-rinse na ta, ma'am, ha?
dili ta malimot og pa-dry or paugasa ato ang clients nga nabasa nato ganina. So, ato siyang i-dry. Okay, so dana. Then, so the next step is we need to put on gloves, remove patient's gown. So before tamo proceed sa pag-remove sa patient's gown, dapat atuaw sang kwaon ang ato anga magbutang sa tao gloves. So we have here our gloves. Adjust kay murag layo ra kaya tong finger sa top sa ato ang gloves. Okay, magbuhat ta ko sa okay, then spread towel under before you proceed dapat atong i-remove ang patient's gown. So ma'am, ato ang i-remove ang imuhang sinina ma'am ha. Okay, so then ato ibutang dire. Then after that, we need to spread towel under. Sorry, we need to spread towel under farther arm and then nearer arm, bathing, rinsing, and drying hands from wrist, arms, and axilla. So before ito mo proceed ani, ato as ani siyang ilisan o tubig since ato naman ni siyang nagamit sa iyahang part sa face. So atong i-removing, mag-ilis na tubig. So naamatay extra nga basin, so ang water na itong gigamit ganina is ato siyang ibutang din. Okay, so and then magkuha na pud ko og warm water. Okay, then after that ato siyang i-rinse ang iyang arm, wrist, and axilla. So since ato naman ni siyang gigamit, same wrap dapat. So okay. So dili malimot dapat paghimo og bathmat. Bisan sa asa nga part na atong trapuhan dapat naka-bathmat jud ang atong gigamit. So okay, so atong trapuhan ang iyang arms, wrist, and axilla. So ma, ato sa kawan imong kamot ma'am ha, kaya ato ang trapuhan. Okay, dapat magsukod siya dali, pataas. Then, spread towel under farther arm and the nearer arm, bathing, rinsing, and drying hands from wrist, arms, and axilla with firm, long stroke. So since ato ano man siya gibanlawan ganina, diretso na ta diri sa iyang ato sang kwa ani mo ang arms ma'am ha. So pag magkuan ta dapat mag-start jud ta diri pataas ta iyon siya sa iyang axilla. Okay. And then, ana
sa mangha. Atong waswasan, then magkuatag sabon, which is patient's soap. Then okay, and then dapat naka bathmate japon siya. Sa magsabon na tamang tan. Okay. And then, for final rinsing. So, kailangan lubagan siya na to siya for final rinsing. And, dili malimot o buhat sa bat-mit. Okay na kami, ma'am? Yes. Okay, so mag-final rinsing sa kasay mo. Okay. And after that, kailangan dyan, trapuhan nato og towel para maugga. So, okay. So, pagkahumanana is sa side na punta sa iyahang right na arms. So, mag-ilis at nagtubig kay nagamit na ito siya sa iyong left side. Okay. And then, magkuha na punta o another clean water. Okay. Then, para ni siya sa yung left side na arm. Don't forget to make a washcloth as a bath mitt. Okay. Balik na natin. Okay. So, sa side na punta. So, dili malimot, bigikan din ipataas. Tain mo siya sa aksila. Okay. Ana sa mamha. Magsabon sa ata. And then, waswasan. Then, magkuha na po taong sabon. Okay. Then, make it a bath mitt again. Okay, so sa magsabon sa tamam ha. Okay. Then after that, dili dapat na to siya biyaan. So, kailangan na to siyang i-dry by using our towel. Dapat naka-roll stroke siya. Okay, so, kuman na. So, ibalik na nato ni siya. Then, of course, taro mo na ito. Puta ito ang gigamit ng towel. So, after that one, we need to place both hands in the basin of water soap and rinse thoroughly, dry, protect buildings with bath towel before placing basin. So, humana man nato ni siya o buhat ganina. After that, we need to change the water. Since hugaw naman to siya kaayo, so kailangan na itang mag-inis o tubig ng pot. Okay, so, ato ang ibutang din sa ato ang extra basin. Ang ato ang mga nagamit na tubig para dili siya hugaw, basa. Then after that, we need to spread towel over patients and wash, rinse, and dry chest to waist. So, since humanaman ta sa eyes, sa wrist, sa arms, and axilla sa atong patient, so, moadto na punta sa waist and chest sa ato ang patient. So,
Ma'am, pwede ka maka atakilid gabay, ma'am, kay ato ang kuanan ano. Okay ra ba ni mo, ma'am, ato ang kuanan ang wash i-wash na to ang ato imo nga chest o wrist. Okay, okay. Okay ra ni mo ikaw ra mo mo kuan for your privacy. Okay. Sige, ma'am. So magkuha ta og another water. Dapat limpyo jud siya kay importante dia sa nga part sa lawas ang ato ang butangon mo. Wash. So. Okay. Dahil ma'am, sa chest ni mo ma'am o sa wrist. Since ikaw na nagay ang mukha. Okay na? Okay. So after that, kuano na to mama, magsabon ta sa imong mga wrist o sa chest. Okay, so magpatag sabon. Then, bisan tuod dili kita ang nagkuan, bisan tuod dili kita ang naglimpyo sa iyang chest o sa wrist, dapat, dili pud ta dapat malimot to himo o bath name. So, dara ma'am. Dara sa sabon. Thank you. Okay, thank you. And then, for our final rinsing, so, kailangan labagan din na siya. Okay, labagan dyan siya. Since mag-final rinsing na ta kayo, kasi mga tool naman itong pasyente kung hindi maayong labag. Ha? Ito ang towel. Okay. Final rinsing na. Na siya ma'am kay basa man ang imong chest o wrist karon kaya ito man ang itrapuhan. So, daara ma'am o. Alay na kung kaya ma'am. Okay, so, pumanata sa upper part sa ato ang patient. Then, next one is we need to wash, rinse, and dry abdomen. So, pumanan na nato na siya o buhat din na sabay sa pag-spread of towel over patients and wash, rinse, and dry chest to waist. So, next one is we need to place towel under the far legs and then near legs. So, ato ang gamito ning iha nga, ato ang extra towel. Then, ato ang ibutang dilim. Okay. Sangkot na naman ha. Okay. And then, we need to wash legs and feet dry. Then, ato na siya mag-wash na punta sa iyang legs. O sa feet. So, mag-inis na punta tubig since nagamit naman ito again. Magkuha ko og water. Okay. Ako alam ni Bira kung dili dapita para dili na kumain. Batmit chabon same sa atong ibuhat sa upper part sa atong nga patient batmit. Okay, and then magwash na ta diri sa iya nga magwash na ta sa imong tail mama. Okay ra diha ma'am? So gikan diri sa babaw. Okay, then abot sa feet. Then, same sa
tong iko andere sa tawad mo ma. Same sa other side sa ato ang fit sa ato ang client. And then the next step is kailangan na to siya sagunan. Magsagun na ta. So, client soap. Then, make it a bath mitt. So, magsabon na ta, mama. Okay lang ka diya, ma'am? Inara ko, mama, kung di ka comfortable. Okay? And then, mag-final rinsing na ta. So, kailangan, i-was-was dyan din nato kaya basing mga ato niya, ang pasyente, kung hindi siya mga yung pili. Then, kailangan siya may pa-me. Final rinsing. So, dili malimot o dili sa ilalong. Okay. And then, the next step is we need to change water since hugaw naman kain yung tubig kung ato ang gigamit. So, ato ano ni siya ng ilisan. Butang na to siya dili sa extra basin. Okay. Also, ibalik na to ang soap sa gibutangan niya. Okay. So, nabili dili is ang extra na basin na lang. Then, the next is we need to put on gloves with technique. Since, hugaw naman kain niya gloves kaya ato naman niya nagamit ikan sa upper part or sa lower part sa babae. So, we need to change this one na. And, okay. So, ato siya ibutang dili sa waste receptacle. And, magkuha ta o, ano, manginaw pa ta. Wash hands. Then, after that, kailangan ta mag-alcohol since sige ta pahikap-hikap sa ato mga patient. So, we have here alcohol. Okay. Then, after that, magsuot na ta o gloves. Then, hindi dapat na ito palimutan ang tapot na ito ang nga. I-dry na ito sa ang iha nga atin. Okay. Okay. And, after that one, we need to assist patient to turn to sides, wash and rinse, dry back and buttons. Since human naman taog, wash sa iyahang upper part, sa lower part. So, ato na punta sa iyahang likod. So, ma, pwede ta makatakilid, ma'am. Sige. Kilid ta, ma'am, ha. Itong tarungan na itong pasyente. Okay na ka diyan, ma'am? So, karon magkuha na po taog clean water para sa iyang pag-wash sa buttocks. So, we have here clean water. Ato ang, anyway, ato ang ilisan ang ato ang gigamit na washcloth. So, we have here extra washcloth. Kuha taog water. Okay. Then, so, dili malimot og
Hindi dapat malimot o himok siya o pathmate. Okay. So, sa botox na punta o sa pack sa atong pasyente. Okay. Okay. So, the next step is kailangan na punta magsabon. So, magkuha na punta o patient soap. So, okay. So, kailangan natin siyang labakan. And then, bath mat again. Okay. So, magsabon na sa iyong likod, mama. Inara ko, mama, kung di na kay problema, mama, or na kay mga kailangan. Okay. So, final rinsing. So, kailangan na tuwas-wasan. Okay. And then, himo na sa loob. Bath mat. So, final rinsing na niya siya. Okay. So, okay. And then, after that, ato ang i-dry ang back o botox sa ato ang mga pasyente. Alang-alang po't biyaan na mabasa, so dili na siya pwede. Okay, so, we have here. Okay na kadya, ma'am. Tanong sa ito, ma'am, ha? Okay na, ma'am. Magdaroon na tanong. Ato ang i-assist itong patient. Kailangan comfortable siya. And then, the next step is we need to wash genital area or give patient the opportunity to do so. Since, private part na ni ang ato ang gisgutan, so we need to ask our patient kung siya ba ang murimu sa iyang mga cloth para sa paglimpyo sa iyong genital area. So, karon ma'am, maghubo sa taong underwear, ma'am, ha, kay ato ang limpyuhan ng iyong genital area. But, before anything else, so kailangan tika pangutanon, ma'am, kung okay ra ba ni mo ikaw ra mo limpyo sa imong mga genital area. Okay. Okay ra. So ato ang i-remove imong underwear, ma'am. Okay, i-remove imong underwear. So, ato asyang ibutang dire sa limpyo nga pulutangan. And then, ato siyang tagaan og, again, ato siyang tagaan og washcloth para sa paglimpyo sa in genital area. So, dala ang washcloth, ma'am. Align lang paglimpyo sa inyong genital area. So, mag-ato na siya sabon, ma'am, ha? So, mag-atag sabon. Okay. Nailabagan na to. Okay. There, ma'am. Para sa sabon sa genital area. Para malimpyo dyan siya. Okay. So, mag-final rinsing na ta. Comfortable ra ka, ma'am? Ano? Para sa pag-dry na, ma'am, ako alam, tagaan lang ikaw ang dry towel para sa pag-dry sa genital area. Okay, thank you. So, then, again, tarungan na itong pasyente. And then, after that, we need to help patient put on clean
gown. So, ma'am, mo man naman tao doing sa cleansing bed shampoo. So, kailangan di ka i-assist, ma'am, mag-ilis na tao imuhang gown. So, we have here your gown. Okay. Okay, so managpilis ang atong patient. And then, the next one is we need to assist patient with hair and nail care for female and male shaving for male. So, we need to use a waste receptacle. Sorry. We need to use waste receptacle para sa iyong mga nail polish. So, ma'am, mag-nail cutter sa tamang ha. So, kailangan ito mag-cornel cutter. Okay. So, nail cutter sa tamang ha. Okay. So, sa other side na po, ma'am. Okay. Okay, so, humana sa iyong fingers. So, alin na po ka sa iyong atiin? So, kailangan na ito siyang manil atiran. Okay, so humana. And then after that, ato ipatanggiri ang ato ang waste receptacle na naay mga polish. And then we need to tidy up area, do bed making, and return patient to be in position. So ato nang tarungon ang iyang bed sheet or whatsoever iyang mga katri. So kailangan limpyo siya, ipatanggiri. Okay. And then after that, we need to do aftercare of the area, equipment, and articles. So, mag-ilis before nato ipag-remove ang tanan, so kailangan nato siya na inilisan. So, we have here the towel or the blanket. So, mama, mag-ilis na tao, mga kuan mo nga. Kaya ito naman na siyang anayagulit na. Kaya ito naman na siyang nagamit ganina. And hindi ko mag-ilis na siya paalagi. So, ako lang na siya i-remove. Okay. Also, this one. Okay na lang. Okay, so limpyo na ang ato ang patient. So, atuan na niya siya nga poston para limpyo ng tawo ng ato ang itrabahoan. Ito na siya tikon. Also, kani. Sa ato man niya siyang isiparate. Okay ka din, ma'am? Saan na kong pamati, ma'am? Okay lang. So, pangbalik na nato isa sa gipangutangan. Okay, so limpyo na. And then after that, we need to record the result of our cleansing bed bath. So, maoni siya, dili na ito i-record ang resulta sa ato ang cleansing bed pad. Okay na ito, paminaw ma'am.
Okay, so gumana ka o cleansing bed bath, ma'am. Okay. And then after that, we need to remove the gloves and then wash hands. Of course, important yun na siya tayo. So, i-remove na nato ni siya. Okay. Then after that, dato ni siya ibutang sa waste receptacle. Then, maghinaw na ta. And dili ta dapat malimot o butang og alcohol. So that's all for today. Thank you.